showbiz fanatics, Eric Santos ayaw na nga bang ma-incorporate ang kanyang pangalan kay Angeline Quinto? At ano naman ang naganap sa photoshoot ni Angeline sa kanyang first baby bump reveal? Pero bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Sunod-sunod, matapos ang revelasyon ni Miss Angeline Quinto patungkol sa kanyang pagbubuntis, ay all out nga siya sa lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. Ngunit sa isang recent na pangyayari po sa Showtime, kung saan host at hurado po si Mr. Eric Santos sa tawag ng tanghalan, ay hindi maiwas na siya po ay matuksong muli kay Miss Angeline. Ngunit sa oras po na yon, si Miss Kimchi po yung nagtutokso sa kanya, at para bagang inilalapit na naman nila si Angeline kay Eric. Kaya naman si Eric Santos, ang ginawa niya is kumbaga is nirebuke niya or sinaway niya itong si Miss Kimchi patungkol nga dun sa panunokso nito or pagkakabit ng pangalan ni Angeline Quinto sa kanya. Sinabi niya sa show ng Showtime na tama na, okay na ako, tapos na akong umiyak. So, ibig sabihin lang na talagang nasaktan itong si Eric Santos matapos ang announcement nga ni Angeline. Kasi syempre, umaasa pa rin kasi si Eric Santos na sana in the end sila pa rin. At kitang-kita naman talaga natin na may chemistry si Angeline at Mr. Eric Santos. Pero what is good thing about Eric is tinanggap niya yon at naging masaya siya para sa mga outcome at sa mga naranasan nga ni Miss Angeline. According po sa isang write-ups ng Tribune.net.ph, Angeline Quinto all out sa revelasyon. Ganito po kasi mga pangyayari ngayon sa buhay ni Angeline. Sa social media, piniling sabihin lahat ng singer na si Angeline Quinto ang mga detalye kaugnay sa kanyang pagbubuntis, at sa kanyang IG ay pinakita niya for the first time ang positive result ng kanyang pregnancy. At mukhang itinaon niya talaga ito sa araw ng Kapaskuhan. Merry Christmas sa ad ni Angeline sa kanyang caption. Dahil Pasko ngayon, ito ang pinakamagandang regalo ang natanggap ko. Ito ang pinakamagandang positive result sa buhay ko. Baby on the way. Yahoo! Ganyan. Ito po yung statement niya doon po sa kanyang post about doon sa pregnancy kit. Buhos naman ang suporta ng mga netizen kay Angeline, at ang ilang mga celebrities naman ay binati ang singer sa kanyang pagdadalang tao. So marami po ang talagang natuwa. Yahoo! Welcome to motherhood in advance sa ad ni Bisbina Morales. At isa pa sa mga talagang natuwa sa kanya pong revelation or sa kanya pong post is, congratulations mama to be, ang sarap maging mommy. Comment naman ni Geneva Cruz. Say naman ni Karen Davila, woohoo, I'm so happy for you Angeline, God is good, what a Christmas blessing. Mama Bob's gift for you, she wants to make sure you will not be alone until the end. Ikaw pa din ang iniisip niya. God bless po, hirit naman ang isang netizen. Mukhang ito na talagang sinmula ng bagong chapter ng buhay ni Angeline, dahil tanging ang pregnancy test result na lang ang makikita sa kanyang Instagram feed. Unang nagpabalita ang pagbubuntis ni Angeline nang kumalat ang litrato ng teleprompter habang nagre-rehearse ito para sa kanyang concert. Kinumpirma rin ng talent manager na si OG Diaz ang balita at sinabing 5 months preggy na si Angeline sa kanyang non-showbiz boyfriend. Tuluyan namang tinuldukan ng singer-actress ang issue ng personal niya itong aminin nang makapanayam niya siya ng King of Talk na si Boy Abunda. So dito na po nagsimula yung story ni Miss Angeline Quinto, at sinasabi niya na this is gonna be the best positive result na natanggap niya this last year 2021. Pero yun nga, kumakalat pa rin yung mga balita at marami pa rin mga intriga, sapagkat hindi nilulubayan ng intriga si Angeline. Kabi-kabilaan ng mga masasamang tweets at masasamang comments from the netizen ang kanyang nare-receive dahil sa kanyang pagbubuntis, at hindi si Mr. Eric Santos ang ama nito na inaasahan ng lahat. Dahil alam naman natin na talagang very sweet at talagang love na love nila ang isa't isa, pero in the end hindi pa rin pala talaga sila ang magkakatuluyan. Pero sabi nga ng mga ibang mga
Angelic fans na hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin na sana in the end si Eric at si Angeline na lang ay until such time na hindi pa kinakasal si Angeline. May mga kinakasal nga na naghihiwalay pa. So, wala pa naman pong plano itong si Angeline na magpakasal sa kanyang non-showbiz boyfriend. At wala pa rin siyang plano para po isa publiko ang katauhan nga ng kanya pong boyfriend. Pero hindi pa rin maiiwasan dahil marami pa rin mga marites na talagang naghahanap ng kaparaanan or ng means para po ma-check or makita or madiskubre ang background po ng ama ng pinagbubuntis si Angeline Quinto. Pero sa ngayon, ito po yung mga photos na nagsi-circulate ngayon sa social media kung paano ibinandera ni Miss Angeline Quinto ang kanyang 5 months or going to 6 months pregnancy journey or yung kanya pong baby bump. Ayan. So, ang ganda-ganda pong buntis ni Miss Angeline. At syempre si Mr. Eric Santos naman po is very happy sa lahat ng mga experience, sa lahat ng mga journey ni Miss Angeline. Kasi po syempre si Mr. Eric Santos, itinuturing niya rin si Angeline na isa sa mga kapamilya niya dahil may pinangako siya kay Mama Bob na whatever happen ay hindi niya pababayaan ito bilang isang matalik na kaibigan. So ganoon talaga yung turingan nilang dalawa at nananatili pa rin yung pagmamahal ni Eric Santos kay Angeline despite the fact na talagang lumabas na nga talaga yung resulta at lumabas na lahat ng katotohanan. Nagpa-interview na si Miss Angeline Quinto but still Eric Santos is nasa healing process na po siya ngayon. And inamin niya po sa Showtime nung siya po ay tinitease nitong si Kim Cho kay Angeline na tapos na siyang umiyak. Kumbaga tapos na siyang masaktan, tapos na siyang umiyak dun sa mga pangyayari na yon. So ang kailangan niyang gawin ngayon is mag-move on. So ito po yung isang bagay na talagang hinahangaan natin kay Mr. Eric Santos kasi despite the fact na nasasaktan siya at alam niya yung katotohanan but still na nahimik siya dahil ika nga niya wala naman siyang kinalaman dun sa mga nangyayari kay Angeline Quinto. Si Angeline Quinto lang po yung may karapatan para po isa publiko ang lahat ng mga pangyayari sa buhay niya. Pero ngayon, nananatili pa rin masaya at harmonious pa rin yung kanilang relationship. Wala naman pong mga nabalita na inaway ni Angeline si Eric or si Eric Santos ay inaway si Angeline. Ang tangi lamang nakikita natin is they support each other as a singing partner. Ayun, ito po yung tawag sa kanila ngayon, the singing partner. And all the supporters were happy for them. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.